Ang dalawang klase ang abortion. May tinatawag tayong sinadyang abortion or in law ang tawag doon, intentional abortion. Tinuyuan. Tinuyuan. Gituyo. Intentional abortion. In Bisaya yun. And English yun. Hindi sinadya, but still abortion. May tinatawag din tayong unintentional abortion. Mm-hmm. Dalawang klase yan ha. Ang intentional abortion, sinadya na i-abort ang bata. Ang unintentional abortion, hindi sinadya, but as a result of the physical injury, na-abort ang bata. Ang tawag naman doon, unintentional abortion. Napakadami po palang parang uri ng pag-a-abort ng bata. So, ano po ba ang pinagkaiba ng abortion sa infanticide? Oh, yan, ang ilang topic yan, yung tinatawag na... Kasi we need to know kung yung pagpatay ng bata, is it an infanticide or is it an abortion? Kasi we need to know the distinction sa dalawa kasi paano pag ang bata pinatay? Kailangan natin i-distinguish infanticide ba yun or abortion? Kasi depende sa penalty. Pag abortion kasi, may ang penalty dyan mas mababa kaysa infanticide, ang penalty dyan reclusion perpetua. So ano bang pagkakaiba? In abortion, ang bata, fetus pa lang. Ibig sabihin na kuha pa siya parang dependent pa siya sa buhay ng kanyang nanay. Kailangan kumain ng nanay niya ng mga masustansya, otherwise, ang bata ang maepektuhan. Dependent pa ang bata sa nanay, yun ang, pag pinatay yung bata na yan, abortion yan. Pero pag ang bata, tao na, may buhay na, kahit na hiwalay na siya sa kanyang nanay, mabubuhay pa rin siya, infanticide na yan. Second, yung umbilical cord, di ba ang nanay at ang bata may connection niya, o ang tawag doon, umbilical cord? Yes, yes. Parang pusod. Pag hindi pa pinutol, pinatay ang bata, abortion yan. Pero pag pinutol na, pagkatapos ng pinutol, nabubuhay pa rin ang bata, infanticide yon. Oh. And third, yes. Pag for example, ang bata, premature na pinanganak, premature baby, ibig sabihin nun, ang bata has an intrauterine life of less than 7 months, sa below 7 months, lumabas na ang bata, tapos pinatay within 24 hours from the separation sa womb ng nanay, within 24 hours, ang tawag doon, abortion. Pero pag nabubuhay ang bata, kahit premature siya, within 24 hours, pagkatapos siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang nanay, nabubuhay siya after 24 hours, ang tawag doon, tapos pinatay pa rin, infanticide na ang kaso. Kailangan natin malaman yung dalawang distinction, MJ, kasi depende sa penalty. Kaya infanticide, reclusion perpetua, ang abortion, depende yan kung intentional or unintentional. Maximum penalty is 20 years. Minimum penalty is 6 years. May tanong si Jessa sa ating text line. Kuya Mark, pakipaliwanag naman po ang kaibahan. Ay, ito yun na. Pinaliwanag mo na. Unintentional na abortion. Iba yung intentional and unintentional abortion. Because in intentional abortion, pwedeng may violence, pwedeng walang violence. That is an intentional abortion. Ang unintentional abortion, kailangan may physical violence para matawag na unintentional abortion. But and second, ang pagkakaiba, in unintentional abortion, ang mag-commit nito, mga strangers lang, hindi pwede ang nanay mag-commit. Ang stranger ang maging liable ng unintentional abortion. And second, kailangan may physical violence. Hindi pwede na pinainom lang ng gamot, unintentional. Hindi. May physical violence para maging liable ka ng unintentional abortion. In intentional abortion, pwedeng may consent ng nanay. Second, pwedeng walang violence or wala rin consent ng nanay. And third, may violence but intended talaga na patayin ang bata. Ang tawag doon is intentional abortion.